tinutukan po ako ng baril noon, naraparapan. Bawal lumabas dito hanggat hindi naayos yung keme-keme. Tito, para tutukan ka ng baril, naraparapan, tatlong armadong mga pulis. Buong buhay ko, wala namang gumawa sa akin nun eh. Kung walang naniniwala sa akin, wala din akong pakialam kasi ako yung nakaranas nun. Kasi pinagtatawanan na nila ako ngayon. May mga lumabas kasi noon na parang tinanggal ka ni Willie. Graduate ka, tapos pinagtatawanan ka, parang bobo. Na ganun ako, bobo daw ako. Pinakamatinding dagok ang pagkawala ng lola mo sa the middle of your operation for the binibining Pilipinas. Paano mo ito naitawid? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. Alam kong kilalang kilala niyo siya. Beauty queen, TV host, actress, comedian, YouTuber, and celebrity endorser. Mga kaibigan, let's all welcome Herlene Nicole Budol, popularly known as Hipon Girl. Grabe ang haba ng pangalan mo. Wow, talagang pang beauty queen talaga ang beauty mo ngayon. Alam mo, sa totoo lang, naninibago ako sa iyo. Pag beauty queen kasi, konti lang daw po yung galaw. So, tumatawa lang ako. Okay, binanggit mo ang pagiging beauty queen. Ano ang nabago sa iyo? Umarte lang po. Umarte lang po ng very light. Kasi dati, kumbaga, wala akong, hindi ako masyadong palaayos. Ngayon, tinan mo, full pack na. Word for the day. Hindi, kumbaga, ano, medyo nag-aayos na po ako ng tama. Nag-makeup, late bloomer lang po siguro ako para malaman yung pag-aayos. Tamang paglabas ng bahay ba? Kasi dati po, deadma lang talaga eh. Ngayon, feeling ko, ano, bumango akong tignan. Naniniwala ka ba sa kasabihang destiny? Yung kung ano man ang narating mo ngayon. Naniniwala po ko, pero mas naniniwala po ko na kapag sinipagan nyo, mararating nyo. Kasi wala naman po na destiny, isusubo na lang sa inyo eh. Kumbaga destiny, kailangan mo rin pong paghirapan. Very good. Nicely said. Herlene din bang palayo sa iyo yung mga friends mo? Sa bahay po namin, Len lang. Len lang, okay. Tapos pag medyo malayong friend, Herlene. Tapos kapag school, Budol. Family name mo. Yung talaga ang family name mo, father mo? Opo, Budol. Pero aware ka ba dun sa meaning ng Budol? Ano po, sindikato. Hindi kasi dati nga ayoko talaga tatawagin ako Budol. Kasi parang every time na merong balita sa TV, isang tao na Budol, na hypnotize, keme-keme, sikat na naman ako sa school ko. Ay, ibig sabihin, yes, ang dami mong kita ngayon. Parang binubuli ka na rin ba sa school? Siguro, binubuli nila ako pero hindi ko ma-feel. Kasi parang manhid na ako, parang hindi po ako nagpapa-apekto eh. Kapag inaasar ako, dead ma ako sa inyo. Malakas po sila mag-asar, mas malakas po ako mang-asar. As a kid, syempre, ilang taon ka noon nung magkahiwalay ang parents mo? Baby pa lang po ako, break na po talaga sila. Parang, hindi ko na lang din po na malayan, pero kasi, parang hindi naman ako nawalan ng magulang. Kasi, pinalitan naman po ng obligasyon ng lola at lolo ko yung mga pagkukulang po sa akin ng totoo kong magulang. Ang side po ng papa ko. So, parang paternal side. Parang hindi ko na feel na parang may kulang sa'yo. Pero hindi ka ba nagkaroon ng parang resentment o di kay hatred sa parents mo? Dahil imbis na sila ang katabi mo, sila nag-aalaga sa'yo, you grew up with your grandparents. Hindi ho. Kasi parang tinuro, ayun po yung number one na tinuro sa akin ng lola at lolo ko. Siguro alam nila na baka magtanim nga ako ng samang loob. Pero dahil tinuro po nila sa akin na yun po yung wag na wag kong gagawin sa tao, yung magtanim ka ng sama ng loob. Kasi mahirap pong bitbitin yun habang nabubuhay ka. Kasi lalo na sa magulang mo, kasi dapat magpasalamat ka pa rin na sila yung bumuhay sa'yo. Masasabi natin parang blended ang family mo or a modern family. Kasi like magkahiwalay na sila pero may kanya-kanya na silang karelasyon. Opo. In your case, kasi syempre mag-isa ka lang anak, paano mo ito natatanggap at paano ka nakapag-adjust sa kanila, sa sitwasyon? Wala po akong pakialam kung mag-shota po sila. Basta ako, mabait sila sa akin. Mabait din ako sa kanila. Dati nga ako sabi ko pag nag-asawa si Papa, halimbawa, kasi ganyan yung mga napapaluod ko Pag nag-asawa si Papa, tapos bubugbugin ako, sa laki kong to, gaganti talaga.
Yung mga madrastang bubugbo. Yes, hindi po pala totoo yun. Mm-hmm. Mga tao naman po na naging girlfriend ni Papa, mababait naman po sa akin. Until now po, kahit naman po si Mama. So, open po ako kahit kung saan sila sasaya, mag-e-enjoy sa buhay nila, at yung may mag-aalaga po sa kanila, okay po ako doon. So, ang mama mo, may iba ng karelasyon? Opo, tsaka papa ko. Papa mo rin, ganun din. Pero magkapit-bahay lang sila. Oh, isang tricycle lang naman. Pero, tawag dito, hindi, magkabati ba sila o civil lang sila sa isa't isa? Parang ano, parang tropa na plastikan. Parang plastikan, ganun. Siguro minsan may magpa-flashback sa kanila, ay, nakakaasar, parang ganun. Pero, para sa amin po, biruan na lang yung mga ganung bagay eh. Kasi masaya naman na sila sa kanya-kanya nila. Opo. Kahit ako, tanggap ko na rin. Ayoko na lang ipilit kasi dati pinipilit ko pa. Ngayon, okay na po ako. Kumusta ka sa half-siblings mo sa mother side? Sobrang goods po. Bibihira po kami magsama-sama. Pero pag nasama kami, ang saya po. Nung Pasko po, nagpa-picture pa kami ng buong pamilya po namin. Po, nabuhay ako sa inggit dati. Na bakit sila may mama, may papa, bakit ako wala? Tapos pag PTA, nung elementary ako, walang umaten sa akin. Tapos nung medyo high school na po ako, maarkila na ako ng mga tao sa labas ng school namin. 100, 50, mga labandera po dun na nakapaligid po sa amin, tuturupahin ko. Tapos pag pinatawag po, pag nag-guidance po ako, sila po yung pinapadala ko. May regular nanay nga po ako dun eh. Pero sa akin naman po, mas gusto ko na rin siguro na hindi na lang nila ako nakilala nung kabataan ko. Kumbaga para sa akin nakita lang po nila yung mga good side ko. Hindi na nila napansin yung mga katarantaduhan ko nung high school ako, college ako kasi okay na po ako eh, parang nabuhay na po ako nang ako lang mag-isa. Masaya naman po ako, naging independent po ako. Siguro nangyari 'yun para matuto po ako mag-isa sa buhay. Na na-apply ko po sa araw-araw ko until now po. Hanggang sa nagtrabaho ako, namuhay ako, mag-apartment ako, mag-isa ko, hindi po ako natakot. Hindi po ako natakot na sumugal na mag-isa kasi sanay na po ako. Ilang taon ka nung when you got close to your mother? Ay, ano naman po kami, feeling close. Anong close naman po kami nung bata pa po. Pag pinalayas po ako dito sa bahay ng lolo ko, ay sa papa ko, punta po ako sa kay mama. Mm-hmm. So, pag pinalayas naman po ako, pasaway po talaga kasi ako nung bata ako. Pero, hindi naman pasaway na ano, na nagdodroga, hindi naman ganun. Mm-hmm. Parang ano lang, late lang umuwi. Nung mga barkada po ba. Pero, dahil nagtatrabaho na po ako, pero hindi ko po pinapaalam sa kanila. Sinong nagpaaral sa'yo? Anong elementary po, lolo ko po, lola at lolo ko, na sinusuportahan po nila ako base po doon sa kinikita nila sa tindahan namin. Tapos, nung high school na, wala naman na pong minabayaran, sa ano, baon-baon na lang po, yung lola at lolo ko pa rin. Pero nung nag-15 anyos na po ako, yun, nag-start na po akong ako na hanggang college po. During the pandemic, anong pinag-abalaan mo? Nagtinda lang po ako ng, ano, ng lip tint, ng merch ko po, ng Budol shirt. Tapos, nag-aral po ako ng microblading. Tapos, may mga nagtitiwala po mga kapitbahay ko. Kahit medyo sugat-sugat pa sila. Nung una kasi, ginawa kong practician pero 500 eh. Oo. Ginawa ko po silang practician. Sige, gati. Una, 150, 250. Hanggang sa gumagaling ako, naging 500, naging 3,000. Ayoko na po kasi bumalik ako sa point na wala na akong mapagkukunan. Kasi ayokong sagadin yung ipon ko na ang umabot sa zero na naman. Kaya pinipilit ko po na gumawa ng mga paraan na alam ko na makakatulong sa amin. Kasi nung time na pandemic, hindi po ako umuwi sa bahay namin nang madalas eh. Kasi ayoko po magpakita sa kanila kasi mas mataas na po yung expectation nila sa akin na, oh, nak, mas maraming aasa sa'yo. Asan sustento mo sa amin? Kumbaga, pabayad ng kuryente, pangkain araw-araw. Nung simula po nung nagwawawin ako. Kumbaga yung naipon ko ba, hindi po sapat nung dalawang taon na pandemic. Kaya nagpursige po ako makapagtinda, makapag-ipon, makapag-negosyo kahit konti para matustusan po sila sa Rizal. 2019, mm-hmm. Doon ka na-discover, di ba? Ito ay bali ang pinaka-entry point mo sa showbiz. Wawawin. Sino ang nag-convince sa'yo na sumali ka sa contest? Mama ko po. Okay. Kasi matalo-manalo, may 10,000, edi 50-50 kagad kami. Kay mama, 5,000, sa akin 5,000. Malinis na po yun, di ba? Kahit matalo-matalo ka. May 10,000 ka. Edi sinugal po namin, may 1,000 ko nun, bumiyahe kami. Nag-enjoy naman kami dun sa laro, tapos dinoble yung pera.
Eh di may 20,000 kami, binigyan ko siya ng 5,000 tapos akin 15,000 kasi binigyan ko din po yung side ko. Kasi inisip ko lang nun, yun, ang laki ng sahod. Kumpara po sa sahod ko dati, no, umabot pa ako sa 100 per day ko. As what? Anong trabaho mo dati? Allowance lang po yun kasi sa munisipyo po. Eh. Parang, hello, good afternoon, mayor's parang receptionist office. Ka. Opo, 3,000 monthly. Malaking bagay na po yun, bilang estudyante lang ako. Tapos, pumapasok pa po ako sideline sa iba, ganyan, 500. Munisipyo ng Angono? Opo. Okay. So parang naging ano ka doon, telephone operator ang tawag doon. Tama? Telephone operator or receptionist. So 100 a day. O front desk. Sige. Whatever. Pwede naman yun ano, receptionist na lang. Ikaw bali, parang nagpa-part-time ka na rin noon. So, kasakit pa paano, may kumikita ka na rin pala. Diba? Opo, masarap po palang kumita eh. Nagpatuloy ka ng pag-aaral mo, ng college. Ano, graduate na po ako nitong last year po. 'Di ba? Nakakatuwa nga kung kailan ka na busy sa trabaho mo. Opo. Anong kinuha mo sa college? Tourism po, Bachelor of Science Tourism Management. Very good. At least tinapos mo kahit busy ka na. From Wawawin, ginawa kang co-host, na Willie. Dapat dancer po eh. Ina-applyan ko lang dun, sabi ko, Kuya Will, dancer lang oh. Parang niloko-loko ko lang po. Pero hindi po pala ako magandang maging dancer. Laki ko eh. No, ang taas-taas mo Opo, parang sagway, parang posting. Tapos yung mga kasama mo, Opo. So, mabababa sa'yo. So, ginawa kang isa sa mga co-host. Opo, so naging maganda po. So, ano ang nabago sa'yo since then? Kasi, syempre, araw-araw ka na napapanood. Natuto po ako magsalita ng konting bulol lang. Kasi bulol po talaga ako. Kumbaga, naging ano ko siya, speech therapy. Pero yung pagsasalita mo, nagiging komedya ang dating eh. Kahit seryoso po ako, seryoso man mo. Pero akala nila tuloy na parang sinasadya mo. Hindi so parang you can get away with it. Ganun ang nangyayari sa'yo. Kaya nga doon ka natag na komedyana eh. So kung naman mabago, yung parang kung paano po mag-approach ng salita, kung paano babaan ng konti yung boses, kasi parang palagi akong galit, palagi akong may kaaway. Pero nung nagbinibini po ako, sobrang modulate na daw yung boses ko nun. Yung kunyari magpapakilala ka. Nahiyaw din po kasi akong may pag-usap ng ganito po ako. Ang hirap po kaya pag ano, graduate ka tapos pinagtatawa ng parang bobo, parang ginaganon ako, bobo daw ako. Pero wag, I mean, pero ano, para sa akin okay lang kasi pag bobo ka willing ka matuto eh. Exactly. So parang wala naman sa edad yan kung hanggang kailan mo gustong matuto, one to sawa yan, wala akong pakialam. Pero siguro binabasehan din nila yung the way I talk. Yes. Yung kung paano po ako magsalita. So, parang dina-judge na kagad nila akong parang tanga magsalita. Wala. Ang sagwa magsalita, beauty queen na, ganyan-ganyan na. Eh, kahit po sa sarili ko gusto ko, pero hindi ko po alam kung paano ko mag-i-start, kung paano. Kasi ganito na kinalakihan ko, hindi ko alam kung paano ko ba uumpisahan tong... Kaya mo yan. Ang ganito. Kaya mo yan. Kaya sana mo yan. Yes, kaya mo yan. Ang unang mong gawin, paniniwala mo sa sarili. At saka yung pagbabash ng ibang tao sa'yo or criticism sa'yo, take it as a challenge. Yes. Okay. Diba? Ganun nga po ginagawa ko. Parang yun napapaisip din ako. Ay, bobo pala ako. Graduate pa naman na ako. Hindi, tapos, no, mali yun. Yung iba, inaasar ako. Mag-Miss Universe ka, ganyan-ganyan. Tapos napanood ko si Celeste. Kinongrats ko pa rin siya, sabi ko. Huwag ka mag-alala. Ano, Celeste, maganda ka pa rin. We love you, ganyan-ganyan. Tapos ang dami nag-comment, mag-universe ka na, Hipon, ganyan. Tapos mas marami yung sabi, bakit yung papadala mo? Bobo yan. Ba't yung papadala mo? Ano yan? May sariling mundo yan. Parang ganun. Sa part ko na mula, naman akong sinabi na gusto ko mag-universe. Eh. Gusto ko lang naman maging inspirasyon ako sa iba. Hindi ko naman sinabi, ipipilit ko yung sarili ko. Kung saan ako, hindi ko nakikita yung sarili ko. Marami naman po nang galing sa Squamy area na hindi naman kagaya ko. Eh. And then your first acting job happened after mawala ka sa Wawawin. Bakit ka nawala sa Wawawin? Nag-pandemic po. Ah. Talagang zero talaga po yun. Ano yun, na-lockdown po si Kuya Will sa Puerto Galera. So, gumawa lang po siya ng setup doon para matuloy pa rin po yung pagtulong sa mga tao. Nagtatawag na lang siya, tapos nagla-live na lang po siya online sa Facebook po ng mga tatawagan niya. Hanggang sa naging parang talk show na lang kasi bawal masyadong maraming tao eh. Hanggang sa tawag-tawag na lang siya, ganyan-ganyan. Hindi na kailangan ng maraming tao, hindi na kami kailangan nakakos kasi wala naman na po din kaming gagawin. Tapos bumalik pa rin po ako sa kanya eh.
Kaso nga lang, kailangan po mag-stay in. Kaso nga lang po, wala po mag-alaga sa lola't lolo ko nung time na po na yun. Naisip ko na lang po yung ano, kapakanan ko din, tsaka ng lola't lolo ko. Baka pag umuwi ako sa bahay namin, maging carrier pa ako, eh, matanda na po din sila. May mga lumabas kasi noon na parang tinanggal ka ni Willie. Hindi, sabi buntis daw ako. Okay. Sabi yun, nabuntis yan si Hipon, kaya yan ano. Kaya umalis o nawala sa show. Hindi naman totoo yun. Nag-post ako swimsuit, wala nang nag-talk. Kasi nag-ano ko, first teleserye ko po noon. Yes. Lock-in yun. Sobrang higpit po noon. O diba nag-guess ka muna sa magpakailan man? Yun po yung una. Okay, November. Diba? 2019. Hindi ko na ho sure eh. Oh, tama. Tapos ano, Yaya Dubai yun. Yung yes. Una yan. Tapos sumunod, Daddy's Girl, ganyan. Mga extra-extra yes. Po ba? Hanggang sa tropa-tropa na ng mga bida. Basta karamihan na ng mga shows mo is GMA. Po. GMA na, di ba? Sinong nag-encourage or nag-convince sa'yo na sumali sa beauty pageant sa Binibining Pilipinas? Si Sir Wilbert po. Ah, talaga yung manager mo si Wilbert. Okay. Sabi mo, sinabi mo sa akin kanina before, bago tayo sumalang dito, mas naniniwala sa si Wilbert sa kakayahan mo more than you believing in yourself. Opo. Diba? Parang siya lang nakakita ng ano, sige na, sali ka, yuko. Yuko talaga, hindi ko ipipilit sarili ko dyan. Hindi ko talaga gusto. Kasi ayokong pagtatawanan lang ako. Kung ako nga, natatawa ako sa sarili ko eh. Pag trip-trip lang ho eh. Pag iisipin ko pa lang na mag-beauty queen ako, nandidiri ako eh. So eventually, na-convinced ka? Oh, dahil po sa bahit lupa yun. Binigyan po niya akong bahit lupa para lang po sumali ako. Talaga? Nang manager mo? Opo. Oh, nice naman of him. Ngayon lang po nakarinig ng manager na nakabibigay ng house. Saka wala po siyang cut. Wow. Sa lahat po ng kinikita ko, wala po siyang kinakat sa akin. Wow. Kasi mayaman na kasi yan si Wilbert eh. Diba? Opo. Oo, nakakatuwa naman. So, makatulungin lang din ho talaga siya. Sabi mo, hindi ka niniwala sa sarili mo. Marami ka rin pintas o bashing na tinatanggap sa ibang tao. Paano na-overcome mo yun? Sinasabi ko, dead mo lang ako. Hindi ko binabasa ko, pero ina-apply ko lang sa sarili ko na baka nga ganito ko, try kong baguhin sarili ko, try kong hanapin yung sarili ko, kilalanin ko yung sarili ko, ganun. Katakot-takot actually na bashing ang tinanggap mo during that time. When you eventually join and then matanggap ka sa top 40 ng mga candidates ng Binibining Pilipinas. Ang daming lumabas na may intriga, na kesyo nagpa-enhance ka, na kesyo nagpa-nose job ka, na kesyo maraming binago sa'yo. Anong totoo dito? Siguro wala naman po masama kung anong gawin mo sa sarili mo kasi sarili mo yan eh. At saka kung sa part ko naman po, wala naman pong makaka-apekto sa inyo, huwag nyo na lang pakialaman. Piliin nyo na lang na maging mas masaya kayo sa ginagawa ng ibang tao, sa ikinakaangat nila, kaysa ilayin nyo pababa. Ang galing. Okay, fast forward tayo sa Binibining Pilipinas. You landed as the first runner-up. Yes po. Ikaw lang ang kaisa-isang nanalo, nagkaroon ng up ng pito. Actually, there was even one earlier, di ba? Si Nine Up, bago ka nanalo, si Nine Up ka na ng Everbilena, di ba? As a bus address ng Blackwater. Pero pagdating sa actual coronation night, pito na special awards ang nakuha mo. Not even yung nanalo, di ba? Okay. Nakakuha. Anong meron ng Herlene para makuha yung mga awards na yun? Hindi ko po din alam. Ayun nga po yung pinagtataka ko eh. Bakit sa sarili ko hindi ako naniniwala, pero pinagkakatiwalaan ako ng iba. But it's about time for you to believe in yourself? Siguro nga po. Oo. Kasi parang sinasampal na ako ng katotohanan na dapat mo nang pagkatiwalaan yung sarili mo bago ko pagkatiwalaan ng ibang tao. Pero inauna po yung pagkatiwalaan ka muna ng ibang tao, tsaka mo pagkatiwalaan yung sarili mo. So parang ngayon po, dahil po sa mga pumasok sa akin mga endorsement, parang naniniwala ko sa sarili ko na, meron pala akong special siguro sa sarili ko, kaya nakita nila. So parang na-appreciate ko din po yung sarili ko, unti-unti kong binago yung, kagaya nung sa Everbilena, no? Na-apply ko na. Nag-aaral na po ako mag-makeup kasi may libre na ako, di ba? Ang saya-saya ko na po. May supplies ka na. Oo, dati, ang hirap pong bumili kasi siyempre sa kinikita ko po, kailangan kong mag-ayos din sa trabaho ko. Binibili ko yung oriental na favorite ko, di ba? Tsaka yung lip tint lang na parang toothpaste. Mm-hmm. Yung lip and cheek na ganun lang yung favorite ko. Yung combo yun. Nako, Dennis, ha? Bigyan mo ako niyan. Ano po yung pambansang lip tint po yun, tsaka yung foundation, yung BB cream lang po ako nung dati. Mm-hmm. Imagine yun po, parang dati sobrang hirap po akong makabili ng ganun. Parang hindi mo masyado kahit afford. Sobrang mura lang po siya, pero parang sa part ko po na talagang hindi naman minimum yung sahod.
hindi naman po regular yung trabaho na binibili ko po yung ganung bagay. Medyo mabigat na rin po sa akin. Tapos yung iba rin po, kagaya nung shoutout ko na rin po ah. Go ahead. Kagaya nung mga jug, dati sa okay-okay lang po ako bumibili. Mm-hmm. Kasi ang haba po ng legs ko eh. Ang laging bitin lagi mga pantalon ko. So, nagpapasalamat po ako. Binibigyan po, kino-customizean po nila ako para po yung mga kagaya ko po malalaki. Ma-try din po yung size ng sukat. Sobrang ang tangkad mo, 5'9", di ba? Height na yun ng isang guy eh, di ba? Hindi yan hindi yan normal height ng pero isang babae. Pero babae po ako ah. Hindi, what I mean to say is, hindi yan normal height ng babae. Usually mga 5'3", 5'4", pero yung 5'9", wow. Maraming nagpapasalamat po ako kasi bilang galing po ako sa hirap din talaga, na-appreciate po nila ako. Na ibig sabihin lang po nun, huwag kayong mawawala ng pag-asa. At na makita yung ano yung shine ba na meron sa squammy area. Naging binibining ang ono ng sining when you were 17 years old. Opo. Paano ito? Kasi at that time, marami rin nang ano sa'yo, di ba? Maraming... Doon po nag-start yung hipon. Ah, yun ang gusto kong malaman. Okay. Sumali ako doon trip-trip lang. Tapos nanalo po ako. Tapos inasara akong hipon. Kasi nga, mas maganda daw ho yung ano ko, katawan ko kaysa sa mukha ko. Oh, talaga doon pa lang. Inaano ka na, binapash ka na. Wala akong pakialam pa rin. Siguro nga, dahil din doon, hindi ako naging full confidence sa sarili ko. Kasi tinuro sa akin ng tatay ko, huwag mong puriin yung sarili mo kung walang taong pupuri sa'yo. Dapat ibang taong pupuri sa'yo. Huwag mo angat yung sarili mong bangko. May isa kong natatandaan during the pageantry. Basta part ka na ng top 40 ng Binibining Pilipinas last year, sumakabilang buhay ang lola mo. Opo. That was, I think, one of the biggest challenge na dumating sa'yo. So, how did you take it? Paano ito natanggap? Paano mo hinarap? Sa totoo lang, hanggang ngayon po, di ko po matanggap-tanggap. Hindi ko iniisip na wala na siya. Kunyari, nag-ano lang, apartment lang po siya. Ayoko pong isipin kasi masakit po pa rin sa akin. Parang kulang po yung lahat ng ginawa ko. Parang feeling ko, dapat binilisan ko pa. Dapat, last year po, gagraduate ako. Magkakabahay kami. Tapos, nag-birthday siya. Tapos, lalaban akong binibini. Nag-first runner-up ako. Lahat po yun, di niya nasaksihan. Dapat binilisan ko. Anong isang bagay magpapaiyak sa isang Herlene? Nanay ko po. Pamilya ko po. Tita, kakaiyak ko lang kahapon ah. Umiyak ako kahapon sa sasakyan eh. Kasi, wala, pupunta akong Bulacan. Makikita ko yung nanay ni Madam Inots. Na-imagine ko po kasi kapag every time na may makikita po akong may mga kabalat lang ni nanay, kabungal ni nanay. Nanay mo yung lola mo? Apo. Yung walang ipin, feeling ko siya. Kaya, nasa sasakyan po ako, iniyak ko lang. Mahal na mahal mo talaga ang lola mo, di ba? So, nung mawala ang mami, ang nanay mo, anong naging impact nito sa'yo? Sobrang lala. Baliw talaga, praning. Sumali nga po akong binibini, wala na akong natandaan nung after nung namatay siya. Parang lumipas lang yung tatlong buwan sa akin, wala. Imagine nyo, hakbang ka. Hakbang ka, pero may bigat kang nararamdaman. Hirap mo. Mabuti hindi ka nag-back out. Muntik po. Pero inisip ko, baka maging selfish ako kung in-stop ko yun. Kasi baka bawiin sa akin yung bahay, baka wala pang matirin yung lola at lolo. Kaya inisip ko, tutuloy ko to. Baka laban lang to eh. Laban po ako. Are you the one supporting them? Opo. Lahat po sila. Hindi ka ba nape-pressure na parang ikaw yung breadwinner ng pamilya mo? Meron po minsan. Natatakot po ako mawalan. Kasi alam ko pong maraming umaasa sa akin. Kasi hindi naman sa lahat ng araw o panahon, magandang kita mo. So, anong paghanda ang ginagawa mo? So, kung magka-negosyo ako, para po kahit wala akong trabaho, kasi sa showbiz po, hindi naman din po tuloy-tuloy. Hindi mo rin po masasabi. Kaya gusto ko magkaroon ako ng negosyo, ma-maintain po yung pag-support ako sa pamilya ko, kasi mahirap po talaga yung, okay lang naman mawalan ka kung ikaw lang mag-isa. Kaso marami na po kami. Ayoko pong sayangin yung ulit yung mga pagkakataon na hindi ko siya makakasama. If your grandma is watching right now, I'm sure nandiyan lang sa paligid, anong mensahe mo sa kanya?
nanay. Pinatulpo ako nung dating, ano, kunyari, manager ko daw siya. Isa yun sa mga regret ko din, na dapat pala dati ko pa nabibigay yung mga pangangailangan ng pamilya ko, lalo nung lola ko. Kaso nga lang... Ah, ito yung dati mong manager na hindi ka binabasa? Hindi ko siya manager kasi wala kaming kasulatan eh. Dapat ang tawag lang daw po sa kanya, ano lang... Agent, oo. Agent lang. Pero dapat, may kasulatan pa rin kayo kahit agent lang siya, di ba? Wala po kaming kasulatan eh. Hanggang ngayon po, tito, wala po siyang... So, yung pera mong kinikita, hindi nakarating sa'yo? Hindi po talaga. Kaya parang dati, dapat dati pa pala ako nakapagbigay sa kanya. Ganyan-ganyan. Sana bigay mo na yung para sa akin talaga. Yun. Pero nung ipinatulfo mo siya, hindi nagkaroon ng... Hindi po siya umarap eh. Okay. So, hindi after po, that... Hindi na po daw sumasagot eh. Totally wala. Hindi ko alam sa kanya. Sana po, magparamdam kayo. Sana, hindi naman po ako galit sa inyo. Gusto ko lang po makuha yung para po, kung ano po yung para sa akin, di ba? Pinaghirapan mo yan, pinagtrabahuan mo yon. Kasi ano lang eh, dapat bigay niya po yung para sa akin, di ba? Meron naman po siya dun eh. Oo naman, oo pwede naman. Hindi naman po ako madamot eh. Bale, mahal ka ng Diyos. Tingnan mo na nang bumabalik sa'yo ngayon. Opo. Niloko ka ng ibang tao, pero... Yung blessings na dumarating sa'yo. Hindi, gusto ko lang po ipaalam din sa kanya na ano, nawala yung nanay ko nang hindi naramdaman yung pinagtrabahuan ko. Kaya sana bigay nyo na sa amin kasi para maramdaman naman ng pamilya ko yung pinaghirapan ko nung during pandemic. Gusto ko lang malaman, ano bang nangyari dun sa Miss Planet International? Kasi ikaw ang kinatawa ng Pilipinas. What went wrong? Bakit ka nag-back out? Una, anong tag dito? Congratulations kasi Philippines po yung nanalo. Masaya po ako sa pagkapanalo niya. Pero para sa kanya po siguro yun, hindi para sa akin yun. Basta ako masaya ako, nakauwi po ako ng buhay. Tsaka hindi niya po naranasan kung ano po yung naranasan ko. Masaya na po ako dun. Pero can you tell us what really went wrong? What really happened? Ano yun eh, parang kasi first time po nag-host nung Uganda ng pageant ba. So parang hindi po nila kayang i-manage, so natataranta po sila kung saan po matutulog yung mga girls. Sa isang kama po, tita, 3 hanggang 4 na babae po. Tapos isa lang tuwalya nila. Wow. Siyempre yung iba po hindi naman in-expect na ganun yung tutulugan. So ako po, kinuwaan po ako ni Sir Wilbert ng apartment. Tapos... Pinipilit po nung parang organizer na taga-Uganda po na doon daw akong tumira, ganyan-ganyan. Siyempre, hindi lang naman po ako yung titira kasi meron po akong makeup artist. May team ka. May team po ako. Mm-hmm. Nakakahiya naman po. Kasi sikip na, isisingit ko pa yung sarili ko tsaka yung buong team ko. Mm-hmm. So, sabi ko kay Sir Wilbur, dito na lang po ako kasi malapit lang naman po yung kinuha ko. Pinipilit po nila akong doon ako tumira po. Sa parang pinaka-hotel nila. Opo. Uh-huh. Yung pala, nung kalaunan, hindi po nila sagot pagkain, hindi po nila, nalaman lang po namin nung huli na yung apartment na yun, hindi po bayad. Wow. So, lumipat po kami ng ibang hotel na mas pangmayaman. Tapos, mas malaki po yung kumpanya siguro nun. Yun po yung mas malaking niloko nila. Oh my so, hindi rin po nila binayadan. So, parang hinold po kami nung hotel. Kasi parang dun po, tumira po ako. Dun sa hotel na yun. Kasi maluwag na po eh. Yung pala, yung hotel na niyayabang po ng organizer na, sila, is hindi po bayad. Kaya parang kami, hinold kami lahat, kinuha passport namin. Wow. Tapos, kasi ako, may apartment po akong tutuluyan, kaya mayabang po ako, lalabas ako. Hindi ko lang kaya ipagtanggol sarili ko kasi English. Pero tinutukan po ako ng baril no, naraparapan. Sabi niya, sa English eh, sabi niya parang bawal lumabas dito hanggat hindi naayos yung keme-keme. Tita, para tutukan ka ng baril, naraparapan, 3 armadong mga pulis na taga-Uganda, di ba? Sa akin, bigat nun. Buong buhay ko, wala namang gumawa sa akin nun eh. At saka kumakatawan ka ng bansa, ng Pilipinas. Mm-hmm. So, at saka guest ka dapat doon. Wala silang 45 baril doon. Puro machine gun ata. Parang ganun. So, tinutukan akong ganito, parang ganyan, rap-rapan. Sabi, huwag kang alis dito, parang gano'n. Di ko alam kung ano ba yung trauma na naabot ko dun eh. Pero para sa akin, trauma yun, tita. Pero kasama mo si Wilbert? Opo. Mabuti lang kasama mo si Wilbert at siyang gumawa ng paraan. Nasa apartment po siya. Sabi nga niya po sa akin, kausap po namin siya. Sabihin mo, siya daw magbabayad ng buong hotel na nagamit namin para lang palabasin kami.
hindi lang po siya makalabas dun kasi wala din pong service. Hating gabi na po nangyari yung tutukan ng barel. Dito, lumalabang kami dun, wala kaming pagkain. Nagre-rehearsal kami, wala kaming bubong, tirik na tirik yung araw, wala kaming tubig. Wow. Wala kaming kahit ano. Tapos niloko pa nila yung hotel. So parang kami, Indiano pa naman may-ari nun. So isa sa pinakamayaman sa Uganda, mga Indiano daw, tita eh. Parang dumayo sila dun eh. Siya may-ari ng hotel, mga civilian. Makakatakot yun, tita. Sabi ko, kung nasa Pilipinas ako, walang mga gantong tao dito. Parang meron man, pero hindi pakinggan yung side ng mga ano. O siguro, hindi ako nanalo, hindi ako nakoronahan, okay lang. At least nakabalik ka ng buhay. Tita, kung naranasan ng... Kung walang naniniwala sa akin, wala din akong pakialam kasi ako yung nakaranas na. Kasi pinagtatawanan nila ako ngayon eh. Ikaw lang bang mag-isa ang tinutukan or ginanon o lahat ng... Kasi ako lang po yung may apartment eh. Ako lang po yung willing lumabas eh. Kasi sila, wala po silang choice kasi nakahold po yung passport. Lahat, ako po hindi ko binigay eh. Sabi ko, ba't ko ibibigay? Eh di hindi ako makaka-uwi. Number one na bala ko po yun eh. Passport ko eh. Wala po kong kahit anong contact bukod kay Sir Wilbert. Nagpatawag lang po ng service ko yun. Tapos sinundo po ako. Hinabol pa po ko ng malaking aso eh. Ang maamoy-amoy. Yes, yes. Guard dog. Inimatay po ako dun pero wala pong nakakaalam. Grabe palang pinagdaanan mo doon. Nanaginip nga. Pag-uwi ko po sa apartment, nanaginip po ako nun. Parang nakabigti po ako. Tapos marami po nakatutok sa akin barel. Oh my God. Ganun. So wala ka ng balita sa doon sa mga ibang kandidata? Ano po, na parang nung nakalabas po sila, binigay po yung mga passport nila, nung nakalabas po yung mga ibang babae, ano ang tawag dito, nagtago po sila sa isang abandonadong hotel. Paano itinuloy ito? Considering na ang dami pa ng problema. Ay, nilipat po nila ng Cambodia. So, Cambodia po talaga kasi yung isa daw, yung Hailey, tsaka yung Pedro, taga Cambodia daw sila. Gumastos po dun si Sir Wilbert almost ano eh, parang mga... magte 10 million po ng pera ng Pilipinas po. Wow. Ang sinoli lang po nila yung konti, parang partial po tawag daw dun eh. Para daw po maiba to yung candidate ng Pilipinas ulit. 14 na candidate lang po yung lumaban ngayon sa Miss Planet. Mm-hmm. Imbis na dati kami, 80 po kami. Pero ang nakarating lang po doon sa Uganda is parang 40. So kalahati. Pero madami pa rin po yung 40, di ba? Pero sa Cambodia po, natuloy yung laban, 14 na lang po sila. Oh. So, kasi... Siyempre, after what happened in Uganda, kasi mas marami po kaming naka-experience eh. Oo. Yung imagine ninyo, walang makain yung mga taga-iba't-ibang bansa. Talagang... At ikaw, kung di mo kasama yung manager mo, paano na lang? Opo, naghahati din po kami ng tulong sa mga ibang girls eh. Kung nakikita po kami, pati ako, hindi ko kayang lumabas ng time na yun. Kung hindi po ako sinundo ng magulang ko, hindi ko po kayang lumabas, makita ng taga-Uganda. Parang natakot po ako sa mga, ano eh, sa mga taga-Uganda nun eh. Feeling ko, ala, ganito itsura nun. Baka ito yung tumutok sa akin. Parang magkakamukha po kasi sila eh. At hindi mo na i-aspire na makuha pa yung corona? Hindi na ho, sa kanila na yun. Oo. Hindi ko hinangad na magka-corona ako nang tinutukan naman po ako ng baril. At saka ilalaban po ako patas eh, pero para po ganun yung mangyari. Hindi ho, sa kanila na. Hindi ko po ikakarangal na magkaroon ako ng corona, ganun yung nangyari sa akin. Kung sa ibang pageant naman po, si Sir Wilbert po makakasagot niyan. Kasi gusto ko naman punto pa rin kung ano po yung ikakasaya niya. Kasi sa akin, tinupad niyo na po yung pangarap ko, magkaroon akong bahay, binigay niya naman po sa akin lahat. Kung may hilingin po siya na salihan ko, sasalihan ko po para po maging masaya naman yung taong nagpapasaya sa akin araw-araw. Saan yung house and lot na binigay sa niya? Sa Angono Rizal pa rin. Sa Angono rin. So at least hindi kayo napalayo na lugar. Opo, meron pa pong dalawang apartment na kasama. Wow! Ang galing! Kaya pinaupahan po, mo or... Pinapaupahan ko po. Ang galing. So, meron ka ng monthly income. Apo, diba? Meron po. Alam ko, si Wilbert din ang parang nag-encourage sa'yo na sumali ka sa isang, ano yun, hako challenge ba? Or ano yun? Kay Madam Inuts. Parang first time niyang imi-meet namin si Madam Inuts. Tapos, parang re-rewardan niya kami ng hako challenge. Kay Madam Inuts, ata nung kalahating million niya nahakot niya, sa akin 300,000 lang ate. Sa isang mall yun sa Tagaytay, hindi ko na po sure kung anong mall yun eh. Pero nahakot ko dun yung mga ano, Hello Glow, mga makeup ng Ever Bilena. Tapos hindi ko akalain na nakita. Napansin ako nung
owner mismo. Ah, talaga? So at that time, hindi ka pa nila ambassador dress, hindi ka pa ambassador. Hindi po, 2021 pa lang nga tayo, 2020, okay. Ganun. Yes, okay. Hindi ko na, opo. So matagal ng pandemic days po talaga. Tapos hindi ko po akalain na mapapansin po nila na binilugan pa nga po nila yun eh, kung ano yung mga nahakot ko. Kaya yun yung mga number one mga pangangailangan ko, madaling ibenta, maraming gustong gumanda, di ba? Tsaka yung parang dami malalandi eh. At saka ano, tawag dito, destiny na naman yun. Di ba, imagine mo, sa lahat ng mga produkto, nasa loob ka ng mall, yung produkto pa ng Everbelena ang... Opo, kaya napansin mo ako bilang normal na... Yes. ...mamamaya ng bansa Pilipinas. Napansin ako ng Everbelena. Oo, di ba? So, tapos after po nun, parang lumipas lang yung mga weeks, pinatawag po nila ako. Galing. Sa kalookan yun eh. Oo, sa kanilang head office. Opo. Binigyan po nila ako ng distributor. Distributor. Oo, distributor. Or reseller. Oh, yes. Oo, yes. Oo, tapos, diba? Binigyan nila akong worth 50,000. Wow. Na ano, na item. Na libre. Na libre. Parang, ano ba, parang pangkabuhayan. Start-up, ano? Oo, pangkabuhayan. Binenta ko, yung iba po, binenta ko online. Tapos yung iba, binigay ko sa nanay ko. Sabi ko, sige, benta nyo na yan. Kala ko nga, ano eh, 50-50 yung pala, ano eh. Kay mama na lahat, binenta ko, pinabenta ko po sa kanya. Ginamit din po namin yung ano, product. At hindi mo alam na... So, yung iba, pinag-giveaway ko. At hindi mo alam na years after or later, ay sa-sign up kanila bilang brand ambassador. Yun, dahil din po nanalo ko bilang Miss Blackwater. Hindi ka pa nananalo noon as Binibining Pilipinas. Opo. Candidate ka pala. Ay, candidate pa lang. Oo, po pala candidate ako. Candidate ka pala. Tapos nanalo ko nung ano, Blackwater, ano eh. Tapos nanalo ko first runner-up, tapos kinuha po. Tinuloy po nila ako bilang endorser po. Okay. Ngayong ano, kasi before sabi mo, halos you cannot afford na makabili ng Everbelena or mga produkto. Pero ngayon, parang apaw-apaw na dahil daming kusang dumarating na sa yung supply mo. Sinishare ko din sa mga kamag-anak ko na talagang na-experience kung ano yung mga napagdaanan ko dati. Yung mga hirap na hirap ko, gaya naman pamangking ko, mga high school. Lalandi ka lang, wala ka pang pambili makeup ha. Bigyan ka ng ano. Marami ka pang napapasaya. Oo, oh, masaya. Nung nagpa-Christmas party ako, pinag-giveaway ko yung mga iba eh. Pero yung iba po, pinabenta ko. Tapos ako mismo, nagbibenta po ako sa Shopee ko, sa page ko po. So, happy 40th anniversary to Everbelena. And of course, happy birthday sa aking kumpare, Deo. Ay, Giselle Dosi. Happy birthday nga po pala kay Boss Deo Seldo. Mabuhay po kayo hanggat gusto niyo po. Wala pong pipigil sa inyo. Maraming salamat po sa mga pagkakataon na binigay niyo po sa akin. At sana pumaba po mga madaming buhay pa po kayo. Marami pa po kayo matulungan na kagaya ko na gusto magnegosyo. Nampisahan sa negosyo na uwi po sa pagiging endorser. Maraming salamat po sa inyo. This time, minsay mo sa lolo mo, sa tatay mo. Tatay, sana ano maging successful yung operation ng sakit mo. Po, sana ano, huwag ka ng pasaway, uminom ka ng gamot sa tamang oras, at saka gagawin ko lahat para sa'yo, tay. Mensahe mo sa mga fans mo. Yun, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Kahit ano mangyari, yan, kahit sira ulo pa din, kahit beauty queen na, ayan, may nadagdag lang pero walang magbabago. Lalong-lalo yung mga Patlin lovers dyan sa ibang bansa na uuwi na ngayon. Ngayong February 9, si Mami Virginia Kerin, basta Patlin lovers, kalam Miss Marian, maraming salamat po sa suporta nyo. Siyempre, mga Squammy, mga Iponatics, mga kabudol ko dyan, kung nasaan man po kayo, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat sa pagsuporta. Please subscribe my YouTube channel, Herlene Hipon, tsaka please follow my page, Herlene Nicole Budol, at siyempre, ano, TikTok, Herlene_Budol, IG Herlene_Budol, tsaka panoodin nyo po yung Magagandang Dilag. Hindi ko pa po alam yung date eh, kung kailan. Okay, bago kita pasalamatan, Herlene, please allow me to thank my personal sponsors. Wow, ang dami ah. Maraming salamat, syempre, sa Pandan Asian Cafe. Maraming Yay! Salamat kay Alvin Fortuna, Dennis Coronel, and of course, si Ronald. Thank you so much. Everbelena, wow. Hello Glow, Most View from Japan, wow. Beauty Derm, Nutritech, Jos de la Luna, maraming salamat. Aficionado by Joel Cruz, Grace Beauty Care, Vanilla Skin at Robinson's Magnolia, Mesa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang,
Nessa Stila Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Suga Jimenez, Bebot Santos of Coloretic Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming maraming salamat, Bobby Ricantina, at kayo mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, 12 noon. With that, maraming maraming salamat. I wish you luck, more blessings, more success in life. Basta just keep it up. Huwag kang magbabago. Lalo na sa mga sumusuporta sa'yo. Keep going. Budol is coming. Ganda nun ha. With that mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. TikTok. Ay, ganun pa. TikTok. God bless us all. TikTok. See you next time. Hey.